tuluyan ang naresolba ang problema ng pagsiskip ng mga pantalan sa Maynila. Ayon kay Cabinet Secretary Jose Rene Almendras, naging malaking tulong ang pagbabago ng oras at ruta ng truck ban. Si Elena Luna nagbabalik. Wala ng port congestion sa pier ng Maynila. Balik na sa normal ang operasyon nito. Ito ang ibinalita ni Cabinet Secretary Jose Rene Almendras sa kanyang press statement na binasa ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda. We are pleased to report that with the combined efforts of the Cabinet Cluster on Port Decongestion, the technical working group of various agencies, and the cooperation from the private sector, operations at the Port of Manila have been completely normalized and congestion has been resolved. Sa press statement ni Secretary Almendras, sinabi ng kalihim na mula Nobyembre noong isang taon, naging mas mabilis ang paggalaw ng mga cargo. Sa nakalipas sa 3 linggo, naging maayos ang pagdating ng mga barko. Kahit wala sa tinatawag na berthing schedule, nakakadaong ito sa pier sa loob ng 24 hanggang 60 oras. The resolution of the congestion at the Port of Manila was a long process which was complicated by many factors such as ship scheduling, loaded and empty container handling, and the track ban hours. Although most of the solutions were implemented early in the last quarter of 2014, the sheer volume of the backlog needed several months to be resolved. The long Christmas holidays, Typhoon Amang, the Feast of the Black Nazarene, and the Pope's visit all constricted the movements and extended the period of resolution. Nagkaroon ng pagkakataong napuno ang mga pier ng walang mga laman na container van. Pero ayon sa opisyal, nawala na ang sitwasyong ito pagdating ng katapusan ng buwan ng Pebrero. Nakatulong daw ang panibagong oras at ruta ng truck van para maging maayos ang daloy ng mga cargo nang hindi napupuno sa mga pier. Ipinaabot naman ng palasyo ang pasasalamat sa MMDA, mga ahensya ng gobyerno, mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor sa kooperasyon para masolusyunan ang problema. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.